Ito po muli si Father Dave sa ating Di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Ingat po palagi. Ano po? Please, please, ingat palagi. Ano po ang tanong? Meron pong isang nagtanong na about vocation. Sabi niya, I would like to respond to the calling. How would I know that I am being called? Ano po? Hihiwalay ko po yung tanong na yun. How would I know if I am being called? Second, ang context ay, ako po ay aglipayan. Gusto niya magpari. Kung magpapabinyag daw po ba siya sa Katoliko, ano po? Una, dalawang tanong yun eh. Una, how would you know that you are called to the priesthood or to religious life? Hindi lang naman yung mga nagpapari, yung nagmamadre din. Ano po? Well, you go through a discernment retreat. Pag kayo na may nagpunta sa seminaryo, sa kumbento, hindi naman agad-agad kayo ay magiging madre. Hindi naman agad-agad kayo magiging pari. Hindi rin agad-agad magiging seminarista ka. Mayroong discernment process. Mayroong interview, then may exam, di ba? Eh kasi, tatlong bagay lang naman yan, palagi kong sinasabi. There must be a purity of intentions. Talaga bang tinatawag ka ng Diyos? Second, do you have the capacity to become? Kaya mo bang maging pari? Kaya mo bang maging madre? Ikatlo, it has to be tested. Do you have the capacity to remain? Kaya mo bang manatiling madre? Kaya mo bang manatiling pare? Kahit naman sa pag-aasawa. Bakit ka ba mag-aasawa? Kaya mo bang may buhay may asawa? Mananatili ka ba sa relasyong iyan hanggang kamatayan? Eh, parehas lang yan. Ano po? Kasi mahirap yung gusto mong magpare ay hindi mo naman kaya yung buhay at disiplina ng pag-aaral at pagpapari. Sabi nung isang nag-apply, sabi niya, Father, mayroon ba kayong green tea dito? Sabi kayo, ang layo naman ito sa putukan ng pagpapari. Sabi kayo, bakit naman? Sabi, kailangan ko ng green tea araw-araw. Ay, hindi ko tinanggap. Paano kung wala na kaming green tea, lalabas na siya? Di ba? Ano? Pagka minsan, ano? Meron nga akong pinalabas eh. Ha? Dahil, ang tagal na daw niyang hindi nakakakain ng fishball. Oh, ano ka? Huh? Sabi, wala sa prayer namin. Ba't wala ka sa prayer? Saan ka galing? Galing ako sa Guadalupe. Ano ginagawa mo sa Guadalupe? Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng fishball, Father. Gusto, ay, ano ka? Hindi ka pwede siya magpari. Huh? Pinamigay mo ang ating prayer life dahil lang sa fishball? Kaya mo ba? Ano po? So, how would I know? If I am called, then you go through a discernment process. Punta ka sa seminaryo, punta ka sa kumbento, ha? Punta ka dito, yung mga Salesian sisters, hanapin mo si Sister Dolor. Ha? O, di ganyan. Ikalawa, ako'y aglipay. Alam po ninyo, yung mga aglipayan, mayroon din silang seminaryo. Ano ba? Gusto mo bang maging pari ng Aglipay? Gusto mo bang maging pari ng Katoliko? Ay, linawin mo muna yun. Ano po? So, kung gusto mo maging Katoliko, ganun din. Punta ka sa seminaryo at tingnan natin yung records. Ha? Tingnan natin, suriin natin kung ang iyong baptism ay valid o hindi. Kasi ang dami ng Aglipay eh. Nagsanga-sanga na yan. Nagsanga-sanga na. Oh. Kung valid, di dapat mayroong profession of faith. Ano ba? Marami yan. So, punta ka sa seminaryo and let the vocation director decide and perhaps tell you what you need. Pero marahil may nagtatanong sa inyo,
Bakit ba may aglipay, Father? To cut the story short, in 1902, bata pa ako noon, 1902. Hindi ko pa alam ang nangyayari noon. In 1902, Gregorio Aglipay decided to leave the Catholic Church and form their own church. Kaya ang tawag dyan ay Aglipay kasi yung founder, si Gregorio Aglipay. Yun yung una ha. Yung mga ngayon, marami na, naghiwa-hiwalay na eh. Ano po? Ano bang pinaglalaban nila noong 1902? Nagrebelde sila sa simbahan sa Roma dahil wala daw obispong walang obispong Pilipino. Yun po ang kanilang pinaglalaban. Walang obispong Pilipino, puro Kastila, puro puti, puro Banyaga. Yun po ang kanilang pinaglalaban. Ay ngayon, lahat ng obispo Pilipino na eh. Di po ba ano? O ano pa pinaglalaban mo? Di ba? Pagkamisan, pride na lang. So magandang itanong yun eh, ano po? Well, kanya-kanya yan eh, doon ka eh, di ba? Kanya-kanya yan, pero yun ang magandang tanong eh. They were given a chance. Alam ko po ang kwento ay nung naghihingalo na si Gregorio, pinapuntahan siya para magsisi. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung kwento. Humarang daw yung misis. Ay kasi bigla nang, alam niyo mga Aglipayan, may asawa eh. May asawa yung pari. Ay humarang daw yung misis. Di ba? Hindi ko alam kung misis o nanay. Ano po? At hindi pinapasok yung pari. Ay, hindi ko alam kung gaano katotoo si Marites sa araw na yon. Di po ba? Ano? Marami na yan. So, yung tanong, paano ko malalaman kung ako ay pinagpapari o pinagmamadre? Ay di, magpunta kayo doon and undergo a discernment retreat. Itong pangalawang tanong, dahil isa lang naman tao nagtanong, Aglipay ako, paano yung Father? Eh, magpunta ka pa rin. And let the rector decide and evaluate anong nangyari. Ano pa? So, pero itanong mo sa sarili mo, ikaw ba'y gusto mong maging pari ng Katoliko o pari ng Aglipay? Magkaiba yun. Di po ba, no? Magkaiba yun. So, hindi ko alam. Maraming hindi malinaw. Pero I hope do sa dalawang tanong ay nasagot ko po. Ano po? Muli po si Father Dave sa atin. Di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday? Ano? Please stay well. Ha? Marami pa rin, ano? Marami pa rin messages. Father, COVID positive ako ngayon. Minsan nakakalimot tayo. God bless. Bye-bye.